What's up, guys? For today's topic, we are going to talk about the different philosophical perspective that we can apply on our daily life. So without further ado, let's begin. First, let's talk about Aristotle and his idea. Aristotle stated that the soul is the essence of the self. Ano nga bang ibig sabihin nito? Sabi ni Aristotle, any time with life has a soul, and that the soul is the essence of the living things. Therefore, the soul is the essence of the self of the body, and the souls are not separate. Ang kaluluwa or spirit at katawan natin ay hindi pwedeng magkahiwalay. Pero ano naman ang pinagkaiba natin sa mga nilalang na may buhay tulad ng hayop? Ayon kay Aristotle man, it's the capacity for rational thinking and what makes us unique. Tayo ang tao, meron tayong tinatawag na katuwiran o abilidad na makapag-isip at higit na kaysa sa mga hayop. Halimbawa na lamang, sa araw-araw na buhay natin, alam natin ang tama at mali. Kumbaga, aware tayo sa ating mga ginagawa. Pangalawa ay si René Descartes, the father of modern philosophy, and his perspective said that, "I think, therefore I am," or the Latin phrase for cognito ergo sum. He mentioned that the act of thinking proves that there is self since we became self-conscious. It is by itself is the essence of human self. We are thinking entity that doubt, understand, analyze, questions, and reasons. Kumbaga, nagpapatunay na kilala natin ang sarili natin, at iyon tayo. We have the ability to doubt, to understand, and to reason out towards something. Halimbawa, may narinig tayong kumakalat na kwento patungkol sa atin, sa sarili natin. Alam natin kung mabuti ba ang kwento na to o masama. Alam natin kung totoo ba ito o mali. Meron tayong sariling dahilan or pag-iisip patungkol sa atin na tayo lamang ang nakakaalam, kung kaya't meron tayong free will to reason out what we wanted to say. Kaya guys, iwas-iwas sa chismis! Lastly, nasa tingin ko ay makaka-relate ang lahat. From a philosopher named John Locke, ang sabi niya ay the self is consciousness. Ayon sa kanya, ang utak ng tao nung baby pa lang ay tabula rasa or blank slate. Ibig sabihin, wala pa itong kaalam-alam or wala pa tayong identity or personality. Ayon pa kay John Locke, we human construct our self and personal identity because of what we see, hear, smell, taste, and feel. In other words, we are what we are because of our experiences. It is our consciousness, awareness, and memory of previous experiences are the reason why we are understand ourselves or self-aware. Sa madaling salita, ayon kay Mr. Locke, kung ano tayo ngayon ay dahil sa mga dati nating naranasan or dahil sa impluensya ng paligid natin. Halimbawa, noong tayo ay bata pa, ay madalas tayong nasisigawan. Ang resulta nito sa pagtanda natin ay ganun rin. Nakukuha natin kung paano ang paraan ng ating naranasan noon. Kumbaga, parang ito na yung nakasanayan noon or dahil sa mga nakapaligid sa atin. So, ayan lamang guys, no? Maraming salamat. Ako nga pala, si John Levy Pajardo. Bye-bye!